Ayan. Matindi, matindi. Alright, let's see para sa ating game number 1. Nakita nyo, item check automatically para sa ating bigayan dito. Nauso ang single mask pa rin. Again, remind ko lang sa mga nagsisingle mask. Of course, hanggang in-game e single kayo. Maliban pa sa mask. Diba? May technique dyan. No? Sa mga support na hindi nagmamask, of course, ibigay nyo yung last hit sa core hero nyo. Usually, ang nakamask just is the tank. Tatakayan na taa. Ano? Si Joe, questionable yung ginawa ni, ano, dun, ni Hans. And mapapauwi agad siya. No? As early as now, hindi siya umuwi. Isa ilang. A very aggressive Rene J. Sabi nga ni, ano eh, yung sining pinsan niya dyan? Si Reggie, tama ba? Si Rain. Yung para sa... Oh, magkalugar din sila eh. Tagapataan din to eh. Parang sabi pa ni Rene J last time, Rain ka lang, Rene J to. Mainit. Ay, the prop, nagkaroon na lang magpaan sa blue buff. Sino kayo makakuha? Ayun, na-secure ata ni YSS yung blue buff. Pero ito, kumabakbak pa rin sila. Mahuhuli pa si Cirilla, pero nag-back off lang yung next play. Di pa kaya. Tinry lang. Alam mo, maganda kasi dyan eh, nung kinokontest nila, kaya may laban sila dahil meron silang retry. No? Tama. Okay. Chances lang talaga yung sinusubukan ibitaw dito ng Team Payabang sa ginagawang depensa ng Team Payaman dito. Look at that, the rotation coming from Rain against ang kanyang pinsan, no? Tama ba? Insan. May pa-emoji agad si Insan. Sabi ni Insan, pa-emoji pa kita ng ang igit rotation. Pero pro, in addition lang din dito sa mga, di ba, napapansin din natin, di ba, walang mga roam item lang din sa mga support natin sa meta. Kasi nilarush talaga nila yung level 4 para makabigay kaagad sila ng early game pressure, lalo sa mga turtle team fights. Tama. Maganda yung idea mo dyan, ha. Pero let's see. Para sa ating level, guys, check nyo rin, ha. Sa mga unang phase ng game, is check nyo yung level lagi ng kalaban. Okay, most likely, kung sinuno mag-level 4, automatically lamang na lamang sa skill yan, no? Tama. Kasi yun yung minsan na nalilimutan ng mga teams natin sa rank game is checking the level of your opponent. Oh! Boom! Ano nga dito, parang Neneng Vita sa setup coming from the team. Ayabang! And too easy for Dave TZ will fall down. That's well played coming from Chester. Sinargo eh! Yung Chester and H2 connection, Profi, pagkapana sabay second skill lang naka-mountain tong si Link, talagang yatap talaga kaagad, Prof. Alam ko si Chester galing to sa ano eh, sa STI eh. STI. Katim pa nila Intay, Profi. Tama. Naalala ko to si Chester. Last talaga siya. Iba yung growth si Chester from the recent team niya, yung ganitong performance niya. Malalim na maglaro dito. Speaking of malalim, MB will fall. Ayun o! Si Rain mainit talaga. Every time na makakaano siya, makaka-channel or pico, automatic emoji. May psychological harassment. Meron, bro. Sticker versus tayo. Kumbaga, pero ito, Turtle T-Fight, ini-initiate ng Team Payaman. Pero ito si H2 pumasok. Cargo po tumalo, pero walang tinamaan. Pero yun, patay si Akai, bro. Speaking of patay si Akai, may susundan pa ba dito? Rene J, doing a great job. Flicker in with the wave of the dragon palabas sa torrent. That's a what a move. And ito na Tempest Blade. Kinasa na rin. Disengaging dito si H2 the wall. Out of muna. Nagnanggap na makalabas kanan. Gusto may substitution. Last in sand deep. Natok na sa mukha mismo ni Rain. Disengaging na ba yan? Ay, nahuli dito si MB. And another one. Kahit hindi sila si DJ. Out of the spell. This is a 2-4-3 exchange in favor of Team Payaman. Grab din yung ginawa nung Akai dun, Pro Pino. Nakita mo yung ginawa niyang pag-zone out ng dito kay H2. Hindi talaga siya makakuha ng magandang positioning. Kasi yung Hurricane Dance, kaka-cooldown lang din ata. So hindi siya nakakuha ng magandang tong si H2. Pero good job sa Team Payaman, Pro Pino. Tama, maganda yung positioning. Pero yung ginagawa din kasi ng Team Payabang, no? So abing ginawa dun ni Rene J, yung flicker niya. Aba, teka. Wars with a sticker, palusipain. Oh. Ay! Kala ko, may araw na kukonek dito. Binibate, nakakaroon ng Psycho Wars. Kung sino unang kumitayo. Dito, Reggie doing a great job. Lumalaban. Kumapan tayo. Sabi niya, gusto mo ng sticker wars, ha? Papalagyan kita sa sticker wars dito. Pwede naman. Yeah, palaban lang talaga itong Team Payabang na to. Talagang palaban na palaban. Oo.
Eto, rotation na naman coming from the side of Team Payabang as well as the Team Payaman doing a great job. Merong four-man ready dito sa side ng Turtle and one-on-one lang dito sa both side. Pero lamang ang Team Payabang in terms of their objective, getting the first turret sa both side dito against Team Payaman. Pumuposition ang Team Payaman naman, counter objective ang gusto ata gawin dito ni YSS. Medyo nagkakalituan eh. Ano ba unahin natin? The Turtle or yung turret dito sa top lane? While si Aljon, may sariling laban niya eh, no? Wave the Dragon, lumayo pa nga dito. Joke lang. Hindi pa. Ay! Naku! Eh, top lang sila! May pag-iyam pa nga! Bang! What's up? Pero ito, si Energy pinasok para pero yun. Yeah, top. Si Tamos. Ito mo yung map awareness talaga nito ni H2 eh. Iba talaga eh. May kakaiba talaga dito kay H2 sa laro ni eh. Napakalayo ng kinanggalingan niya, prop. Galing siya ng red buff. Pumunta siya rekta dun sa baba. Pero ito, next play solid. Team Payabang. Kinuha itong turtle. Mag-focus ba itong Team Payabang? Pero hindi. Na-retree automatically dito. The H2 disengaging. The rest of Team Payabang. Pumapalag naman dito. The lock up is here. Yawa, hindi pa kagalaw dito. Na-apekto sa palasya. Parang MECQ. So, nasa loob na si H2 ng dalawang miyembro ng Team Payaman. Tempest of Blade, sinaksa mga red. He will fall. Sinewan dito ang mga ting-teng. Kinuha na lahat. Going in. And too easy. Ayon, talaga magpawal. Sinaltas na dito ni H2. Sinewan pa si Hans. Pinabato-bato habang naka one-sit panjama pa siya dito. Oh, bigla na lang talaga pumapasa. O, ano, sinasayawan lang dito ni H2 at the rest of the members ng Team Payaman. Ay, ito mo, Prof, di ba kakagank lang nila dito sa Tamos? Sabay dumekta si H2 agad. Ang bilis ng pangyayari, no? Nandung kagad dyan sa Turtle. Tama. FB Gaming, guys. Download kayo ng Facebook Gaming application. Sa mga Android user yan, download yung Facebook Gaming para mapanood nyo itong live stream natin nang walang buffering or walang lag. Tama. Ito na, better Earthstrike. Kinumit na rin. Renny J, nakikipag-psycho na naman. Ito na si Insan. Nagkita na naman itong dalawang mag-pinta na ito. Disengaging ulit. Mabilis ang protection ng Team Payaman dahil dito kay Rain eh, yung birdie whoops niya eh. Oh, nagpaparang inaagis lang from supported to kubaw yung layo eh, no? Napakabilis ng dip, napakabilis ng pangyayari lagi. May papalakpak pa yan eh, di ba? Oh, yun din kasi talaga. Yun din kasi prop yung advantage talaga ng isang par sa pagdating sa map control eh. Nakita mo kung gaano siya kabilis. Isang ibon-ibon lang nakapunta agad dito sa isang lane eh. Yeah. Ayun o, alam mo kanina ko pa tinitignan to si Yawi eh. Ginagawa niya, tinutod niya, tapos pagka pumalag sa ton, papalain ni Chester ng mamicro eh. No, hindi pa naman tumatama yung gano'n nila setup. Pero kasi nakakayamot yung pag tumama. Diba? Oh, sabi na, ipagulit lang ka. Pag tinamaan ka na ito, kitas ka. Bang! Tumaan! Hindi yung tamaan, pero yun. Purify, well played ang ginawa dito ni Parasa. Pero yun yung kinakatakot na combination eh. Yung arrow plus yung talo ni Yawi, ni Kufra. Pagka nag-connect ang parehas, wala na eh. Matiwaps yan. Pag tinamahan ka talaga eh, pwede ka pang bumili ng multi prop sa sobrang tagal eh. Speaking of multi, ayun na naman, si Insan. Binabakbaksan, Ocean Chester will fall. Grabe, pinektos ang panga dito. Naka, baby bouncing ball, escaping Yawi as well. While may sarili na namang mundo to, si H2O, binagalawan niya ang taas ng position dito ng turret ng Team Payaman. No rotation come from Team Payaman or potential D para sa kanilang second turret onto the top side. Ang objectives yung nakuha nila dun sa top lane. So mas magiging malaki yung map control nila pagdating sa top lane. Pero pinasok! Ito ni Kufra, si H2. Bang! Makukuha ba? Trying to sustain out dyan! Ang ganda ng ipit! Diyos ko na, natalisod pa! Tinamaan dun sa tuho. Hindi ka nga talaga makakatalong pabalik sa pakot dito. Napakamot ulo na lang malamang sa malamang. Etong si H2 the war. Beyblade Gaming Profi, isa rin yung Profi kapag tinamahan ka talaga ng atas na paano ka talaga. Pero ito, si Farsa nakitas neto ni MB, pero hindi ko nakita ko ano nangyayari doon. Pero ito si Renegade pumasok, pero makaka-backup pa ko yun. Tapos kaagad si YSS Profi, pero ito pumalag pa rin si Renegade. Makakatapos na rin siya, pinatay ng Tamos, pero ito tumituloy pa rin sa bakpangan. Ito si MB pumasok, pero itong si Chester talamang out lang Profi. Meron pa si MB ha, disengaging. Ayun, no? May paton pa nga dito. Alam mo, ginawa kasi dito ni ni Renny J, sinun po niya eh. Sinun po niya yung smooch. Yung muli na dito ni Nana. Well, nandun naman si Aljan para sumalo. Habang si MB,
medyo maasim pa nga. Makulit ka kanina pa, naka-immortality kasi to. Most likely, pagka na-pick off to, may ano pa yan, lasitanity palabas. Ay, hindi! Nakuha! Muli na gaming na Prof B. Ayan, sinasabi ko dyan eh. And score natin, 12-11. With the gold lead, 2K lang for the side of Team Payabang. Plus the objective. Puro sila suntukan, pero binibigyan kasi ng kung sa suntukan, itong Team Payabang may kasamang siko ng konti eh. Kaya nakakuha sila ng ano, ng objective. Oo, itong Team Payabang, sinusuntok-suntok lang, walang siko. Eh, sumusuntok, tumusuntok ng tuhod-tuhod tong ano eh, Team Payabang eh. Hindi napapansin ng ano, ng Team Payabang, na nakakuha sa kanilang objective. Chepi-chepi lang itong Team Payaman. While on the other hand, itong Team Payaman, Team Payabang pala is medyo lamang na sila pagdating sa map control kasi na-pick off na nila yung upper tsaka yung bottom turret. Pero ito, si Yawi pumasok. Mapipitas pa nila itong si Akai. Pero 3 down! Hurricane dash para dito kay Akai! Ubos! Pati pa ito boss, Propi! Kasi sana din, bang! Kumalo pa nga dito si Akai. Kumawala pa nga pero nakahuli pa dito si MB. Look at that! Kumbaga sa billiard dinublete, no? Sa dalawang panel! Akala ko, mapipick off na nila or mabukuha na ng team or masisikir pala nila ng Team Payabang yung si Akai, pero nabaliktad pa, Profi! Hindi ka pwedeng, Lord! Hindi ka pwedeng ano! Ay! Grabe naman! Inago! Grabe naman si Rene J! Sabi ni Rene J, sige, ligawan nyo! Ako sasagutin yan! Suwabe si... Suwabe si Rene J! Profi! Ninakawan, Lord! Ang sakit nun. Pag layup mo, may kasama pang foul. Ang matindi dun, hindi ka naman sumabay. Pero naka-foul ka. Diba? May kasamang tech. Ayan o. Ano, Barses Connection. Thank you, mga pinsan. Kung maihina. Ayan. Ayan, that's the piece on that talaga, bro. Grabe yung Profi. Isa sa mga pinakamagandang nakita ko yung pagdating sa isang ganitong klaseng laro. Tino mo lima sila, Prof. Take note, lima sila. How come na makukuha ni Rene J yun? Pero ito, tinamaan ng pala si Akai, pero tingin ko walang magkakaroon or disengagement for both teams to. May pero effect ko, yun. Nila. May effect yung ganong movement coming from Rene J. Ayun o, pa-shoutout Tristan James. Shoutout kay Tristan James. Malaking ano po, Propi eh. Malaking dagok yun. Hindi naman Propi ah. Naka 4-man wipe sila. Pero sila pa yung nakalamang dahil sa ginawa ni Rene J or sa Lord Steel neto ni Rene J. Oo. Swabbing sabi, on point na on point. Arrow will not connect. Steel moving forward dito. Ang Team Payabang Buebelo dito. Ang kanilang si Yawi ng mundo. Ayan, better Earthstrike to clean up the minion wave. Sana maipit mo to, idol. Sabi ni Joe. Ay, maipit si Rene J. Ipipin ko to. Pag ikaw daw naipit, ano ha, Rene J, ha. Tignan natin kung yung hamon ni Rene J. Sinasay ko ni Rene J, eh. Sinasay ko nila. Mind over matter, properly. Sabi niya, pag ito nawala sa laro, automatic mas madali ang panalo ng Team Payaman. Pinipressure ni Rene J ang Team Payaman. Kasi nakakaano, Propia, nakakasira rin talaga ng rest. Matikit ka dun eh. At the same time, mapapormuha talaga. Lalo na pag sa ganitong klase kayo yung napipressure eh. Mahirap, mahirap. Pero kung tingin natin eh, may ipit pa. Pag naipit talaga tong si Rene J, ewan ko na lang kung anong sasabihin eh itong Team Payaman na to. Si Rene J! Ay! Lagro! Ay, pinilisirali! Sinatayo ko talaga yung hinahamon! And look at that! Rene J, big takedown, double kill pa nga dito si Rene! With a doubt of the J! Ito na, pumasok na ang kanyang 10 best of late. Kinasana dito na yung pulado. H2O picking up too easy for Dave. H2O is doing it. Double kill boy. Well, pan si Yawi. Pumasama pa dito. Habang si Tropa natin. 1 CC Hans. Wala pa siya. Ating nabibitaw. Better Earthstrike to meet na rin. Disengaging the rest of Team Payabang. And that is 2 for 2 exchange in favor of pahala na kayo kung sino lumamang. Pero kasi napaka-init talaga. Makikita mo talaga yung init ng laban eh. Tamon, nandun ka sa teamfight pero nag-i-sticker ka, Profi. Ganon katindi ang laban na to talaga. Sobra. Mainit nga eh. Alam mo talagang hinahamon eh. Yung may pag-flicker eh, di ba? Bumibig dito si Rene J pero sabi niya, sige, kung kaya mo ipitin to. So ngayon may hamon dito. Dapat daw, Reggie, Akai, bago daw matapos yung laro, maipit mo si Rene J. Oh. Isang hapon daw yan. Challenge. Yun yung challenge ni Akai dito. Challenge ni Rene J dito kay Akai.
Tingnan natin kung may ipit nga ba ni Ayay itong si Renegade. Pero si H2 pumasok pero nag-back off lang din. Kupra, yumakap dito kay Ayay sa Perinte. Pasok na pasok po. Piwasak na rin nung si Kupra. Nag-stay pa rin siya. Si H2 papasok. Mapumasok pero umalis lang din ulit. Oh. Bilis na pangyari mga kapatid. Ay, pinipo sa lang. Ay, ito naman si Renegade. Ang galobo. Ganun mo niya. Sobrang pinipo. Kakatalo lang din nila mauli si Renegade dito. Lahat talon lang ng talon eh, no? Pero yun, kontrolado na ng Team Payabang itong itong base ng ano ng Team Payabang. Pero ito, si H2 pumasok pero walang nangyari. Tingnan natin, may mapupunit pa, wala. Pero ito si H2 tamang back up lang. H2? Sabay back lang din sila. Okay, tingnan natin kung paano mangyari dito. Basag ang kanilang torre dito sa top side. 40k4 Team Payabang, while Team Payabang having that 6k gold lead. Isa pa lang ang nababasag dito na torre ng Team Payabang. Pero ito, si Yawi pero knockout lang din. Pero most likely kukunin muna ng Team Payabang itong Lord para ma-secure na siguro nila itong victory nila dito sa Team Payabang. Pero ito, magko-contest ba siya? Pero hindi. Na-retribution itong ni H2. Pero papasok si Yawi. Hinuli si Farsa. Mahuli bang malapati pero hindi. Ito Propi huli nga. Pero ito si Akai naipit pero hindi. Siya lang siya yung naipit. Propi sa kanila yung pisa yung mangipit. Patang! There you go. Two man down. Plus the bonus foul. Yawi will fall. Ito ba pumasok pa nga dito si Too Easy for Dave. H2O running para sa iyong buhay. Oy, ang ganda. It's only a bait. Grabe naman yun. The 152% IQ plays coming from H2O. Ang ginawa niya, pumunta siya doon sa bush. Siyempre, automatically, ano yun, di ba? Mawawalan ka ng ano dyan, ng vision. Sa may pagkita mo, binulaga. Kinalbo bigla, tinempe sa blades. Oo, pero... saan yung 2%? Saan lang galing yung Prof B? Medyo nag-joking ako na. May multiplier kasi yun. Kaya 152%. Oo. This is a Luminous Lord for the side of Team Payabang. Another bitaw na naman dito, transform and H2O running para sa inyong buhay. Bulat pa nga dito ang kanilang H2O while mababasag pa rin ang mid turret ng side ng Team Payabang. Doing a great job defending their turret. They're trying to hold their life itong ganitong dalawa ng Team Payabang. Babag kaya ML yung biglang lumilipat ng target itong Lord. Lumipat siya sa mid coming from the top lane, yung Luminous Lord natin. Ay, hindi, pagka may torre. Yung talaga ito target niya. Pagka may lumabas na minions, tapos galing yung minions galing sa mid, liliko yun kung saan galing yung minions. Ganun siya nakatit eh. Lately ko nang dinapansin niya na lumilipat yung ano eh, lumilipat yung pero ito pinabanan pa na itong Scamus pero hindi siya na i-contest to. Mahirap kasi Propi eh. Tinan mo yung positioning ng Akai. Nandun siya sa lower hand para in case pumasok itong si H2 o kaya itong si Kupra is magagamitan niya ng Hurricane Dance. Ito na, bumibelo na naman. Hindi siya masyado makaposition dito. Yawi, removing all the smooth coming from Danana and Solo nga dito, Renegade. Naghahanap ng pick up to si Renegade eh, no? Buwebelo eh, kasi napintimate niya dito, Renegade. Doon talaga ang phase 2 eh, doon talaga yung phase 1. Tinatawag niya dito, etong si, si Reggie. Look at that, going in, ang daming pulado dito. Sumabog lang ang kamer from Erwin, nag-uwian pa. Disengaging ba? Hindi, papalag pa daw. Ang team pa naman dito, moving forward. Aljan doing a great job, clearing all the minion waves. Look at Renegade, onto the side. Kinakaskas lang niya yung mukha niya sa pader. Nagpapanggap dan sa jutsu lang! Yan ang sinasabi ng pagpapasok! Jutsu lang pala yun! Ang bambalang. Pero yung nangyari pag amba niya, napapagad ni Hans yung purify niya. Hindi pa siya tinatamahan. Ganun! Kalakas ang aura netong ni Renegade pag gumagamit ng chug. Kailangan in-nerf si, ano, si Renegade. Kailangan. Wala ka ano? Eh, oh, Yuri Kanyan! Yun, si Pester ang na-impit dito. Na ano? Na-bengkongan! Na-bengkongan ang Propi. Oo. Ayan na, buwe-buwe. Na-bengkongan eh, no? Pero okay rin talaga yung pinapakita ng Akai. It's just that yung team lang talaga ng next play is sobrang maiilap to eh. Parang mga Lupin to Prop. Nahit ang may mga galawan nila. Parang hindi mo sila mapapastay talaga. Na, hindi mo ito mapapastay lang ng is nakatayo lang eh. Hindi ka tulad kapag kahit nasa bush sila, talagang gumagalaw sila ng gumagalaw. No? Walang tigil yung movement sila eh. Exactly. Speaking of movements, 23-18 ang ating score. Habang kanilang objective. Isa pa rin nababasag dito ng Team Payabang with a gold lead, 9k for the side of Team Payabang.
medyo amang def gaming ng tong team Payaman ngayon. Minintay lang na Payaman itong si Chester para makapag-initiate ulit sila ng another Lord. Pero propi Lord 3 na to, medyo mahirap na ata ang i-defend to ah. Oo, ang pinaka mag-defend talaga dyan, etong si Parsa. Si Parsa, etong si Rain, si Insan. Kailangan defensa kanya to. And ang magiging problema dyan, pag naka-pick up lang ng isang hero, or minama-pick up lang si Parsa, automatic tapos itong laban na to. Kasi wala silang strong defender dito. Meron lang sila dito. Itong si Dave, which is hindi naman kaya mag-clear as fast as like, ano, Parsa. Ena, they're trying to bait. Dinakap pa dito ni Renny J to stop the Hurricane Dance. Swabe talaga galawan ng Team Payabang. Still, Team Payaman doing a great job clearing or pumapalag pa rin sila sa ganitong sitwasyon ng laro. Oh, kung mapapansin mo, itong team, maganda rin talaga yung team composition nitong ano eh, ng team Payaman. Kung in case na magkamali lang kahit isang tong si Cupra Prof B or itong si H2O, kapag na Hurricane Dance isa sa kanila, naku po, pwedeng mabalik na to Prof B. Oh, pwedeng ma-hold pa muna yung potential push dito ng Team Payabang. Pero hindi na maansinara, pero hindi Pop Purify again. Ito na, nagpaula na dito ng mga ano, Quitties. Ito si YSS. Trying to defend. This might be the final clash. But one shot lang binitaw dito ni Rain. And makukuha pa na pala. Kasi mahuli siya eh. Oo nga, ayan na si Reggie. Quick page up. Frontline dito. Pinupukan na dito. Na kanyang last insanity moving forward.